Praise Jesus. Start na po tayo. Opo, sige po. Okay po. Good evening po, Sister Jessica, ang inyong moderator ngayong gabi. Magandang gabi po, magandang umaga, pati po sa mga nanonood sa ating YouTube channel. God bless you, brothers and sisters, kung sino man kayo. So ako rin po ang opening prayer. Mamaya po, hindi ko alam kung sino mag-volunteer na magbasa. Okay, thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The Holy Spirit, amen. Thank you, Father, for gathering us tonight. We lift up to you our Bible study. Open our hearts and minds to the guidance of the Holy Spirit that we may become forgiving and loving. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the name amen. Of the Father, in the, name of the, Father the, Son, the Son, the Holy Spirit. Amen. God okay. Bless po, Sister Renita. Good evening the Lord po. Be magnified in your life. Good evening po. Yeah. Babasahin ko na po ba? Sino po pwede magbasa pa lang? Dami po ninyo dyan. Sino po pwede magbasa? Brother John, pwede ka magbasa? Wala na si Brother John. Sino po pwede magbasa? Sige, ako na lang. The dogma of Mary, the mother of God. God has no mother in eternity, but when God the Son became human, he was born of the Virgin Mary. Matthew chapter 1, verse 16. So Mary is his mother in his incarnation. Number 2, Elizabeth calls Mary, mother of my Lord. Luke chapter 1, verse 43. In Hebrew, Elizabeth used Adonai, which means Lord God. This means that Jesus is a divine person. This person is God. Mary is the mother of Jesus, so Mary is the mother of God. Mary is not just the mother of the human nature of Jesus. Mothers are mothers of persons, not natures. Women do not give birth to human natures. They give birth to persons. Thus, Mary carried and gave birth to the person of Jesus Christ, and the person she gave birth to was God. Jesus has two natures, human nature and divine nature. Jesus is 100% human and 100% divine, but he is not two separate and distinct persons, one divine and one human, but rather he is one person, the person of the Son of God. Number 3, when we honor Mary as the mother of God, this does not mean that she is older than God or the source of the divinity of her son. The title mother of God simply means that she carried in her womb a divine person, Jesus Christ, God in the flesh. 2 John 7 and John chapter 1 verse 14. And that she contributed the genetic matter to the human form God took in Jesus Christ. Number 4, the Catechism of the Catholic Church, number 509 says, Mary is truly Mother of God, since she is the mother of the eternal Son of God made man, who is God himself. The title Mother of God points to the sublime truth of the incarnation, that Jesus Christ is true God and true man. The church teaching was dogmatically defined at the Council of Ephesus in 431. Okay. Praise you, Lord Jesus Christ. We honor your mother in our sharing tonight. Kung mapansin nyo, marami tayong time for tonight. Kaya kung may mga questions po kayo related sa ating topic, or not related to our topic, basta on faith, no, and morals, pwede nyo po itanong, no? Kasi itong, ano, itong title ng, ika-third dogma po ito, no, na pag-usapan natin, no? Nung unang dogma pinag-usapan natin ay immaculate conception, no? Mary was conceived immaculately. Wala siyang original sin, no?
Second, na dogmang pinag-usapan natin is the perpetual virginity of Mary. Si Mama Mary ay walang blood children other than Jesus Christ. Ayun po yung second dogma natin na pinag-usapan. Yung third dogma nating pag-uusapan ngayon ay the dogma of Mary, the Mother of God. Tapos yung next month, ang last dogma natin ay the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Apat lang po ang dogma ng Catholic Church with regards to Mary. Kung mapasin niyo po, nung unang pinag-usap natin kung ang difference ng doctrine tsaka dogma, doctrine means teaching. Ang dogma, officially declared teaching. To give emphasis to a truth or if there is controversy for clarification. No? Ayun po ang purpose ng dogma. Kapag mayroong controversy, dinideclare ng church na dogma yan. Halimbawa, the dogma of Jesus Christ, true God and true man. 100% human, 100% divine. Dogma po yan, no? Jesus Christ is God. Dogma po yan. The Holy Spirit is God. Dogma po yan. Kasi may mga ibang Christian na grupo na hindi na naniwala na ang Holy Spirit ay God. No, parang force lang yan. Parang agent lang yan. Pero, dineclare ng church, yung kanyang teaching, ginawa niyang dogma, the Holy Spirit is God. Dogma rin na there are three persons in one God. The Blessed Trinity is a dogma. Kasi mga iba hindi naniwala sa Trinity. Mga iba naniwala na si Jesus lang at ang God the Father ang God. Kaya dineclare ng church na dogma ang Blessed Trinity. One God in three persons. Halimbawa, another dogma, yung purgatory. May mga Protestants hindi naniwala sa purgatory. Kaya dineclare ng church merong purgatory. So when a teaching, a biblical teaching, is being challenged, or when the church wants to give emphasis on a particular teaching, the church declares that teaching a dogma. Yun po difference ng doctrine tsaka dogma. Ngayon, nagkaroon ng controversy tungkol sa title ni Mary na Mother of God. As usual, yung mga bakit meron bang nanay ang Diyos? Oo. Hindi yung point ng title ng Mother of God. Kasi wala naman nanay ang Diyos from all eternity. May mother ang God ni Jesus when Jesus became man. No? So yung Mother of God ni Mama Mary, hindi po tungkol yan sa eternal maternity ni Mama Mary. No. Tungkol yan sa nung ang anak ng Diyos, si Jesus, ay nagkatawang tao at siya ay merong nanay. Yung nanay niya ay tinawag na Mother of God to defend the teaching that Jesus is God. Kasi dati, ang controversy noon na si Mama Mary ay mother lang ng human nature ni Jesus. Human nature ni Jesus. So ibig sabihin, yung divine nature ng Jesus hindi sakop. Pero yung babae, pag nanganak po yan, hindi po pinapanganak yung nature. Ang pinapanganak po yung tao. Dahil si Jesus ay tao at siya ay ang person niya ay person ng Son of God. Kaya si Mama Mary ay Mother of God. Pero ang contribution ni Mama Mary ay genetic lang. Yung kanyang human nature ni Jesus ay yung contribution ni Mama Mary. Yung divine nature ni Jesus, walang contribution dyan si Mama Mary. Dahil God siya. Hindi niya kailangan ng contribution ng divine nature. So si Mama Mary, ang contribution lang niya, yung genetic human nature ni Jesus. No? Pero ang pinanganak niya ay person. Human nature tsaka divine nature, no? Ay ang pinanganak ni Mama Mary. Ngayon, nung dati, may term dyan sa theology. Ang tawag sa Mother of God
Theotokos. Spelling po, T, Greek word po yung Greek. T-H-E-O-T-O-K-O-S. Theotokos. T-H-E-O-T-O-K-O-S. Theotokos. Nung Theo, ibig sabihin Theo, God. Tokos, bearer. Kaya si Mama Mary, tinawag na God bearer. Dahil ang kanyang sa sinapupunan ay Diyos na nakatawang tao. Ang gusto ng mga ibang Kristiyano noon, tawagin lang si Mama Mary na Kristo Tokos. Kristo Tokos, ang spelling, C-H-R-I-S-T-O-K-O-S. Kristo Tokos. Ibig sabihin, Christ Bearer. Hindi si Mama Mary God Bearer. Christ Bearer lang. Ibig sabihin, yung human nature lang ni Jesus ang nasa sinapupunan ni Mama Mary. Pero dineclare ng church that is wrong. That is a heresy. So Mary is not just Christo Tokos, but Mary is Theo Tokos. Kaya dineclare po yan ng Council of Ephesus noong 431. At ang defender niyan ay si Saint Cyril against sa isang archbishop ng Constantinople, si Nestorius. Nung dineclare ng church na Mama Mary is Theotokos, yung mga tao, the whole night, nag-procession to honor Mary as Theotokos. Ang ganda tignan, no? Yung mga tao mismo nag-celebrate that Mary is Theotokos. Kaya nga si St. Elizabeth, nakita niya si Mama Mary, ginrit niya. Who am I that the mother of my Lord should visit me? Yung ginamit niyang my Lord in Hebrew is Adonai. And Adonai means God. So, inspired by the Holy Spirit, sinabi ni St. Elizabeth na ang nasa sinapupunan, nasa womb ni Mama Mary ay God. No? Ayun po yung biblical basis ng the dogma of Mary as the mother of God. Ayun lang po yun. Kaya mga iba, sasabi, mga iba marinig nyo na si Mama Mary is Christ bearer lang. Oh, that is heresy. Mama Mary is God bearer. Okay po. Meron po kayong tanong tungkol sa dogma na ito or other questions na gusto po niyong itanong dahil mahalaga po sa inyo, no? You can ask about the Lenten season, about the Easter season, or any na topic na it has something to do with our faith and morals. Sige po, kung meron, kung sino po mga naka-attend dyan, binabati ko po kayo na God bless you. God bless your life. May the Lord be magnified in your life. Sino-sino po naka-attend dyan? Kung nakikita niyo po sa Mr. Jessica? Renita, Renita, John, Jet and Mia, Infa, Baby, Luz, Sister Luz siguro ito, I'm not sure. Opo. Okay, good evening po sa inyo lahat, ha? And God bless you. Sige po. Bishop, may mga questions po kayo. Ano po kinalaman ni Constantinople? Bakit may mga issue na binago niya rin yung Bible, ganun? Oo. Okay. Yung Constantinople po, ang sa ngayon po ang tawag dyan ay Turkey. Na Turkey po yan. Ayan po ang Asia Minor. Kung mababasa niyo sa Bible, may nababanggit doon Asia Minor. Nag-refer po yan sa present-day Turkey. Na bansa, Turkey. Yung Constantinople, nung early church kasi, ang seat ng papacy ay Rome. Tapos next to Rome ay Constantinople. Ibig sabihin, nung una po kasi, ang mga seat ng
Noong una po kasi Jerusalem eh. Jerusalem. Nandun po sila Peter, nandun po sila Paul. Doon po pinersecute yung church. Doon pinersecute yung church, nagtakbuhan sila. No? Kaya nakapunta sila sa Rome, nakapunta sila sa Constantinople, kumalat sila, no? Ang tawag po dyan ay mga ano, patriarchs. Kaya ngayon, itong Constantinople, sa history ng church, nung about 1051 AD, naging Orthodox yan. Ayan po yung ano, yung naging Orthodox sila kasi humiwalay sila sa Roman Catholic Church. Kasi nagkabanggaan yan magmula ano pa, 7th AD. Nung question of, kasi may heresy dati kasi noon eh. Na, kasi before, ang ano po, ang Nicene Creed, kasi kung mabasa niyo Nicene Creed, I believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father and the Son. Ayan po yung nakalagay sa Nicene Creed. Pero originally po hindi yan nakalagay. Ang nakalagay lang, I believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father. Yung and the Son, ang tawag po dyan sa controversy na yan, medyo, ano tayo, medyo theological, no? Ang tawag po sa controversy niyan ay filioque. Ang spelling po niyan ay F-I-L-I-O-Q-U-E. No? Ulitin ko po, no? F-I-L-I-O-Q-U-E. Filioque. Sa Latin po, ang ibig sabihin nito, yung que, N. Yung filio, ang ibig sabihin niya sa Latin, the Son. So sa ano sa Nicene Creed nakalagay puro originally we believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father. Ngayon merong heresy sa Rome. Hindi la gano'y na-acknowledge na si Jesus ay God din. Kaya ginawa ng Pope idinagdag yung word na and the Son and the words and the Son. Kaya nagkaroon ng controversy filioque. So nagalit yung ano, mga ibang churches, lalo yung mga Constantinople, mga Christians dyan, mga Catholics. Sabi, mali ang ginawa nyo. Iniba nyo yung creed. Iniba nyo. Sabi ng Rome, no. Kasi si Jesus God eh. At merong heresy. Kaya in-emphasize namin, ang Holy Spirit ang proceeds then from the Son. Nakalagay po yan kung ito yung sa John 14. No? Na sabi ni Jesus, una, I will ask the Father. No, I will ask the Father. So parang yung Father yung ano, parang nagpusin lang yung Holy Spirit. Pero sinabi ni Jesus, I will send you the Holy Spirit. I will send. Kaya sabi ng Roman Catholic Church, ng Roman Church noon, pwede mo sabihin na, I believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father and the Son. Nagkaroon ng controversy. Pero noong 1051, nagkaroon ng political issues. Ginamit ito ng Constantinople para mahiwalay sa Roman Empire. Ginamit nila yan itong isyong ito. Kaya nagkahiwalay sila. Sabi nila, pinagkahiwalayan nila dahil sa filioque question. Actually, hindi totoo yun. Ang kanila pinag-uusapan ay political noon, 1051. Kaya nag-break. Ang ginamit na nila, itong filioque controversy. Ngayon, anong status ng controversy? Wala nang problema. Kasi sinabi ng ano ng Catechism of the Catholic Church, sinabi na pwedeng gawin lang who proceeds from the Father. Pwede rin who proceeds from the Father and the Son. Kasi ang biblical basis niyan lagi ay John 14. I will send the Father will send the Holy Spirit at sinabi ni Jesus, I will send the Holy Spirit. Kaya sa ngayon, ay hindi na po problema yan. Kaya kung pupunta po kayo sa Eastern Catholics, nabasa nyo, I believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father, okay din yun. Wala na problema sa Catechism ng Catholic Church. Pero kung marinig nyo rin, who proceeds from the Father and the Son, kung marinig din ng mga taga-Constantinople, mga Orthodox,
okay na rin yun kasi wala nang problema. So naging seat of power ng Constantinople until now. Si Kirill, siya yung patriarch ng Russia, Orthodox. Tinampihan niya si Putin nung invasion ng Russia sa Ukraine. Kasi doon sa Russia, yung Orthodox Church saka the state of Russia, halos isa yan. Parang walang separation of church and state sa Russia. Kaya kung ano ginawa ni Putin, nag-agree si Kirill, si Patriarch Kirill ng Orthodox ng Russia. Ayun lang po ang sagot sa Constantinople. Na Turkey na ngayon, Turkey. Thank you po. Sino pa po ang gusto magtanong? Oo. Ang Patriarch po ng Constantinople ngayon ay Bartholomew. Patriarch Bartholomew. Ayan po nakikita nyo sa YouTube, sa mga newspaper, nakikita si Bartholomew tsaka si Pope Francis. Kasi gusto nila ni Pope Francis tsaka ni Bartholomew na magkaisa na ang Western Church tsaka Eastern Church. Yan ang gusto nila. Oo. Ayun po yun. Okay po, sige. Ano pong may mga questions pa po? Sige, Father, any question po? Apo. Father, marami bang klaseng Katoliko? May Eastern marami Catholic, po, marami, may Roman, may... Oo. Ano ang pinagkaiba-iba nila? Oh, ano lang, okay. Ang immediate sagot dyan, there are 24 kinds of Catholicism. Yung Roman Catholic Church ang pinakamarami, 1.2 billion. Pero meron mga Romanian Catholic Church, Ukraine Catholic Church. Yung Ukraine Catholic Church po, hindi yung Roman Catholic Church. Ukraine Catholic Church. Merong Greek Catholic Church. Lahat po yan nakakaisa sa doktrina at sa moral teachings. Lahat po yan nakakaisa, isa lang ang Pope. Yung Pope ng Rome. Oo. Kasi sila in full communion with Rome. So may mga Eastern Catholics in full communion with Rome. 24 lahat po yan. No? Pwede nyo i-Google, pero kung minsan, siguro, pag may time ako, basahin ko lahat yun. Dami nun eh. Hindi nyo rin ma-memorize yun. No? Basta 24 po yan, 24. Ang pinakamarami ay Roman Catholic Church. Kasi yung Greek Catholic Church, ano lang eh, kaunti lang po yan. Mga wala pa silang 1 million. Yung Ukraine Catholic Church, kaunti rin yan. So, yung 1 billion, 1.2, pinakamarami Roman Catholic Church. Ngayon, anong pagkakaiba niyan? So, nakita po natin ang similarity, no? Yung likeness. Pareho lang ang doktrina niyan. With sa Catholic teachings, sa Roman Catholic Church, saka ng Eastern Catholic Church, pareho lang ang doktrina at pareho lang ang Pope niyan. 7 sacraments, 7 commandments, ganyan. Anong pagkakaiba niyan? Pagkakaiba niyan, may tinatawag po tayong discipline. No, two aspects. Discipline tsaka liturgical traditions. Yung liturgical traditions, dahil sa kultura nila, makikita mo, di ba? Ang maganda ng mga damit nila, makulay. No? Ganyan, no? Ang tawag nila sa Mass ay Divine Liturgy. Tayong Roman, ang tawag natin sa misa natin, Holy Sacrifice of the Mass or the Holy Mass. Sila ang tawag nila sa Mass ay Divine Liturgy. Yan ang tawag nila dyan, Divine Liturgy. Tapos ang kanilang misa, mahaba. No? Mahaba ang misa nila. Inaabot yan misa ng 1.5 hours, 2 hours, ganun. Although ngayon, iniiklian nila dahil mga youth ayaw nilang mahaba yung mga youth. Pero usually, mahaba ang ano yan. Tapos lagi sila may insenso. Tayo may insenso lang, di ba? Kapag ano, mga special occasions, di ba? Sila sa mass, lagi may insenso. Tapos kinakanta nila lahat, halos lahat ng prayers nila, kinakanta nila halos lahat. Oo. Kaya yung liturgy nila, mahaba. Sa discipline, concrete example sa discipline nila, sa confession, dalawang klase yung confession nila.
Yung confession ay oral, sinasabi mo. Meron din confession sila, tahimik lang sila. Binabasa nung pare yung mga kasalanan lahat. Tumatango ka na lang, yes, kasalanan ko, yes, kasalanan ko yan. Tapos sinabsolve ng pare lahat yan. Sabay-sabay. Kumbaga sa atin, tinatawag natin, ano, kumpisa lang bayan, parang ganyan, oo. Pero yung kumpisa lang bayan, pupunta ka pa sa pare. Sila, okay yung absolution na yun. Pero kung may problema, may gusto kayo itanong sa pare, ihiwalay ka para pumunta ka sa confessional box, no? Ganun. Tapos, tungkol sa mga pare, yung mga pare nila allowed mag-asawa. Yung mga pare nila allowed mag-asawa. Oo. Ngayon, pinayagan nila sa states na. Kasi before sa states, pag may mga Eastern Catholics, yung mga asawa nila nasa bayan, nasa bansa nila. Diba? Asawa nila. Halimbawa, ang isang Catholic pa, yung Maronite Catholic Church, mga taga na Lebanon. Yung mga taga Lebanon, ang mga Catholics nun tawag Maronite. Hindi po Roman. Maronite Catholic Church. Ang nangyayari, pag may asawa yung pare sa states, dahil Maronite Catholic priest siya, yung asawa at pamilya iniiwan sa Lebanon. Tapos pag nag-vacation siya, doon lang niya mamimit yung kanyang asawa. Kasi ang Roman Catholic Church kasi, yung disiplina sa pag-aasawa ng pare ay obligatory, hindi dapat. Ngayon, kung makikita nila yung mga ibang Eastern Catholics na may asawa sa states, baka magtaka yung mga Roman. May mga Roman Catholics, bakit sila may asawa, kami wala. Oo, ganun. Pero ngayon, pinayagan ni Pope Francis, yung mga pamilya nyo ng Eastern Catholics, pwede na pumunta sa states. Maluwag na yung mga tao tanggap na yon. Kasi maraming protestante na naging katoliko, naging pare. Ngayon, yung protestante sila, may asawa sila, may pamilya sila. Naging katoliko sila. At nagpare. Anong gagawin mo sa mga pamilya nila? Kaya meron na rin sa states na Roman Catholic priest na may asawa. Iyon po yung mga protestanteng naging katoliko. Oo. So, kung ang tanong nyo po, differences, mga tungkol lang sa discipline po ng church. Tapos, yung liturgical traditions nila. No? Mas makulay, no? Diba, pag kung kalang marriage, no? Nakakatuwa, tingnan nyo sa YouTube. Naka-cover yung babae, lalaki, tapos nag-ano sila sa buong ano, more of ano, cultural, kung anong kultura ng lugar nila, ginagawa po nila yon, culture. Oo, ganun. As sa Roman Catholic Church, medyo uniform, no? Except sa Africa, yung mga tao nagdadasal sa misa, na nagsasayawan sa altar, ang tagal nilang magsayaw kasi nasa culture ng Africa, kaya pinayagan ng ano, ganun. Tapos may mga iba na rin dahil kulang ang pare, may mga ibang deacons na matanda na, na may asawa na, mga 70 years old na, pinayagan ng mga asawa. O sige, magpare ka na, sa kanilang husband. O sige, dear, magpare ka na. May permission ka na namin, pati mga anak niya. So makikita mo rin, may mga pare sa states na may asawa dahil although Roman sila, dahil matanda na sila. At kulang ng pare, at lagi naman sila involved sa church, pinayagan silang obispo na i-ordain bilang pare. Pero very few lang yan, very few. As a general rule, ang Roman Catholic priest ay hindi pwede mag-asawa as a discipline. Exceptional lang yung mga protestanting naging katoliko at yung mga deacons na matanda na, 70 years old na o 65, na pinayagan ng asawa at ng anak na magpari na nung kanilang tatay. Ay lang mga exceptions sa ano. Pero sa ano sa Eastern Catholics, ano po 'yan? Karamihan ng mga pari diyan may asawa. Ay lang po ang ano, ang mga differences. Pero ang doctrines sa moral teachings, wala pong pagkakaiba. Isa lang ang pope nila, si Pope Francis. Ngayon. Okay po, may tanong pa po. Sino pa po gusto magtanong?
Sige pa. Sister Eddie. Bishop, tanong ko lang. Sige pa, Sister Eddie. Especially now na Lenten, talaga mang required ba tayong mag-confess? Ano po, pag ang Roman Catholic Church po, ang Roman Catholic Church, may ruling na once a year, at least you go to confession. Pero actually, you only go to confession if you have mortal sin. Yes. Pag wala po kayo mortal sin, eh kahit di po kayo mag-upisal. Kahit na once a year, hindi kayo mag-upisal, dahil wala kayo mortal sin eh. Pwede po yun, kasi ang confession po, for mortal sin yan. Pero naging devotions natin na nag-upisal tayo kahit na may venial sin lang. Yeah. Ngayon, ang Catholic Church gumawa ng discipline. Kahit take and receive, you receive communion once a year. Ayan lang requirement ng Catholic Church eh. You receive Holy Communion once a year. O gano'n. Para wag mo lang makalimutan kasi may ibang Katoliko, buong ilang taon, hindi nag-communion eh. Kaya na-discipline yung Roman Catholic Church. At least once a year, mag-communion ka at malaga during Easter. Oo. Tapos dahil hindi ka man nang-umpisal din, at least once a year, mag-umpisal ka. Pero kung wala kang mortal sin, wala kang obligation mag-umpisal. Parang tulong ng Catholic Church, dahil baka makalimutan mo yung sacrament ng confession. Ganon, ganon. Pero yung mga Pope, sila Mother Teresa of Calcutta, kung mag-umpisal yan once a week, ano mong kasalanan yan? Wala mong mortal sin yan, ba't mag-umpisal weekly? Kasi yung mga imperfections nila, minsan yung mga kanilang, di ba, uminit ang ulo, binyal sin lang naman yan eh. O impatient, binyal sin lang yan eh. O kunyari, ikaw, nabigla ka, napamura ka sa galit mo. Binyal sin lang po yan eh. Pero bakit mo kinukumpisan? Para yung grace ng God mapasayo. Ang analogy po dyan ni St. Padre Pio, sabi niya, confession, parang bahay yan. Ngayon yung bahay, kahit hindi po nagagamit yan, after ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, o 1 month, nagkakaroon alikabok, kahit wala po nakatira dyan. Sabi niya, ganyan din sabi ni Padre Pio, ganyan din ang soul natin. Kahit wala tayo mortal sin, nakakaalikabok, ayan po yung mga venial sin. Na hindi mo naman kailangan mangupisal, pero sabi niya, parang bahay, winawalis mo, o dinadust mo, para mawala yung alikabok. Pero wala kang obligasyon na dust mo yon o walisin mo, wala kang obligasyon dahil hindi naman talaga madumi. No, may dash din lang, maalikabok lang. Ganun din sa soul natin, sabi ni Padre Pio. Wala kang mortal sin, wala kang obligasyon mangupisal. Pero dahil nga sa imperfection natin, kaya kung tayo ng venial sin, parang parang alikabok. Na maganda, sabi niya, linis-linisin mo kahit na once a month. In church, sabi niya, ng church, linisin mo kahit na once a year, kahit wala ka namang mortal sin, linisin mo. Eh ngayon, ang problema sa Pilipinas po, dami ng upisal. Pag during Good Friday. Ang ginagawa niya, binibigyan ng absolution na lang ng Bishop, ng Bishop Bacani. Kasi nakikinig ng confessor niya, magmula alas 8 ng umaga, hanggang alas 9 ng gabi. Halimbawa, sa mall, sa Mega Mall. Oo. Lahat, mga pare iniimbita, basta wala na kayong ginagawa, punta ka rito, mag-upisal. Daming tao. Pagdating na 9 o'clock, tatayo na si Bishop Bacani. Wala na tayong panahon. I-absolve po na kay lahat. General Confession, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayun na rin po yun. Para kasi yung practice ba na kahit na once a year lang maano ka. Kaya ako, sinasabi ko sa tao, kahit na once a year, huwag nyo nang gawin during yan. Kasi haba ng pila niyan. Ang haba ng pila niyan. Pero sa Canada naman, sa Australia, wala naman eh. Yung mga tao nga, hindi nga nagpupunta na pag Good Friday, kakaunti lang. Pero sa Easter, marami. Sa Australia, marami pag Easter. Puno ang simbahan dyan. Good Friday, kaunti lang. Pag 3 o'clock in the afternoon, yung veneration of the cross. At least kung experience ko sa Australia, kaunti lang. Kaya, ang mga pari doon, ginagawa na lang na kung kailan kayo free. Yeah. Of course, ang problema doon, yung mga tao, minsan naka suot ng parang naka-shorts, parang beach, pupunta ng beach afterwards.
Okay, doon medyo sinasabi ng mga pari, medyo konting ano naman, nasa simbahan tayo eh. Of course, the Lord will not mind that, no? Pero among ourselves naman, kasi the Lord, ano, knows us, kahit ano, suot mo naman, pwede. Pero may parang, ano may parang namang courtesy or respect sa church. Kaya naman, ano, kaya tamang papiratan naman, no? Huwag naman kung pambis mo, ha? Kasi after magsimba sila, ano, diretso sa beach, eh. Huwag naman ganun, oo. Tapos sa Australia, nakapaayos ulit tao, nagpapaa. Papasimba, nakapaa. Of course, kay Jesus, ha? Wala naman kay Jesus yun, eh. Pero out of, ano sa community natin, kaya may mga ganung discipline. Hindi naman kailangan, pero minsan nasasabi. Nasasabi minsan. Na during sa mass, huwag ka naman magsiselfon-selfon doon. Huwag kumakain ka ng bubble gum. Nakikita ko po yan. Sa likod, kumakain ng bubble gum habang, ano, ita. Hindi magandang, ano, hindi magandang mga konting disiplina kasi it has something to do with faith, eh, no? Kita mo, pag nag-aano sila, nag-tennis, ang daming tao, tahimik lahat, habang naglalaro. Discipline yun, di ba? Kung may maingay, pinipituhan ng ano yan, ng umpire. O, tumahimik kayo dyan, naglalaro. May discipline mismo. So the same with this, with the liturgy in the church, kailangan din po may konting ano discipline in po respect din, Father. Ganun po 'yun. Thank you Bishop. Okay po, Sister Rita. Okay. Siguro Bishop yung ano, yung parang di ba sabi nga pagka excuse me, haharap ka sa presidente ng Pilipinas halimbawa, nagbibihis ka, gusto mo magalang-galang ka. Tapos pagpupunta ka sa simbahan, wala ka respeto sa Diyos. Nakasanton, naka-shorts, naka-chinelas. Parang respeto na lang kasi pagka-importanting tao, nagbibihis ka eh. Tapos pag-Lord, okay na to. Oo, tama po yan. Lalo in the presence of the blessed sacrament. Tapos nagkipagkwentuhan ka lang sa katabi mo o kung sino kasama mo. Eh, out of respect naman sa presence ni Jesus sa blessed sacrament, eh, as much possible, merong katahimikan. Kasi nandun ka para magdasal, hindi ka para makipagkwentuhan. No? Huwag lang kung mga merong emergency news, no? Sabihin mo sa katabi mo. Pero kung wala naman, kailangan may silence kasi the Lord is present in the blessed sacrament. Oh. And out of respect. Kaya ganun po. Oh. Kaya di ba, misa sinasabi, di ba, you turn off the, ano, yung mga cell phones, di ba? Out of respect naman yun, no? Sino pa po gusto magtanong? Sige pa. May tanong pa po? Oo. Ano? Ako po ulit. Ayaw nila magtanong. Kasi paano okay po yung mga taong ang paniwala nila eh? Hindi nila kailangan maumpisar dahil wala silang inaakabyagong tao. Paano po yung ganun ang pananaw? Diyan po papasok yung ano catechism classes. Yung para sinabi ni ano ni St. Padre Pio. Kasi mga tao talaga wala naman silang bakit ang umpisan? O wala namang obligasyon. Kasi pag venial sin kasi, pwede mo naman sabihin niya na yung sa misa, I confess to Almighty God and to my brothers, wipe out po yan yung venial sin niyo. O kung meron kayong holy water sa bahay, magpray lang po kayo at mag-in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magdasal kayo ng One Hour Father. Yung 24 hours na nagawa mo binyal sin, wipe out po yun. Wipe out po yun. Sa mag-ano kayo, mag-holy water, tapos mag-pray kayo ng Our Father sincerely. Nagsabi niya si St. Augustine. Wipe. So maraming ways para yung binyal sin sa atin mawala. O mag-ano tayo, magpatawad ng tao, o magbigay tayo ng abuloy. There are many ways para yung ating binyal sin sa mawala. Ngayon, ang tendency naman ito, nawawala yung importance ng sacrament of confession. Diyan mapasok yung catechism. Kahit naman ako dati noon eh. Nung pumasok lang ako sa seminaryo, doon ko lang na ano na, ako eh, ayoko mag-umpisa noon, takot-takot ako eh. Dahil yung pare nangagalit pag hindi ka nagsimba. Oo. Kaya nagsisinungaling kami sa pare, hindi kami, once a month eh. Doon. Ganon. Kaya ayoko mag-umpisal. Pero pagkating seminaryo, natuturuan, kaya nagiging habit na yung pang-umpisal. Tapos nung nasa major sila, Tagaytay, once a week. Oo. Pero walang obligation. Walang obligation. Walang obligation.
Ganun o. Thank you po. Sino pa po gusto magtanong? May oras pa tayo. Oo. Ganun. Basta during ano, itong Holy Week na to, there's so much time for reflection, for prayer, no? Ay, pagdasal po natin yung mga nagdadasal, ano, we pray for our country for this coming election. Marami tayong pag-pray, no? Mga tao na nagugutom, mga nahihirapan sa buhay, yung mga malayo pa kay Lord, ipag-pray natin, mga malayo kay Lord, kung tuwa sila sa ano, holiday, you know, pag Holy Week eh. Oh, hindi nakita time for no for the Lord to eh. Pero pagdasal natin sila. Pagdasal natin sila, no? Pagdasal natin sila. Oh, ganun. Hindi nila nakita importance eh. Pagdasal natin sila. Ganun lang. Oh. Ganun. Ganun. Marami, maraming wish. Opo. Sige po. Ano ba yung sabi nila? Tama ba yung maging mabait lang? Basta yung mabait, ang ibig sabihin you are virtuous. Yung maraming virtues eh. Virtues of patience. Virtues of you are forgiving. Virtues of giving alms. Virtues of humility. Virtue of faith. Virtue of hope. Virtue of love. Virtue of giving encouragement to others. Virtue of working hard, virtue of always in support of the church. Marami pong virtues. Kung kayo po ibig sabihin na enough nang maging mabait, okay yun. Kasi sabihin nila, maging mabait ka lang, hindi mo kailangan magdasal eh. Sabihin nila, hindi mo na kailangan pumunta sa simbahan, mag-ritual-ritual doon. No? Kung ganun pa rin ang kanilang panaw, pagdasal lang natin sila. Kasi mga iba, tao, prayer is my work is my prayer and prayer is my work, no? Hindi mo kailangan magsimba, hindi mo kailangan pumunta sa simbahan, hindi na kailangan magpabasa, hindi na lahat naman yan, ano yan, sabi nila tama na yung mga mabait. Sige, kung at least okay ni maging mabait sila, nominasyon ko, dami di ba para maging mabait ka. Oo, kung ibig sabihin nila okay yung maging mabait ka, basta doon dadalhin sila unti-unti ni Lord na mayroong need for prayer. Oh, biro mo sa bahay mo, nagdadasal ka. Yung mga iba kong kilala, ganun, yung mga namatay na, yung mga dating kilala ko, mga taga Nueva Ecija, nurses sa mga doctors, may time sila sa bahay nila. Magdasal sila rosary o divine mercy o personal prayer lang kahit na 15 minutes. Oo. Ayun ang kabaitan naman nila. Oh, aside from trabaho, mga iba tao hindi gusto 'yon. Okay lang. Pagdasal mo lang sila. Father, paano po 'yon? Kanon, yung hindi naman kan palabasan ng Bible, hindi naman sa bagay ano na 'yon, yung disiplina na. Opo. Yung kailangan po talaga diyan ano, yung katikisim ng mga pare at mga lay people. Halimbawa, yung lolo ko, yung namatay na lolo ko, yung papa ng mama ko, hindi man nagbabasa ng Bible yun eh. Pero pag Good Friday, nagbabasa siya, umiiyak. So once a year, nagbabasa ng Bible yun, once a year. So, binabasa niya kaunti lang yung gospel, tungkol sa gospel. Sabi niya, hindi ko manahintindihan lahat eh. So, yung gospel na binabasa niya, yung passion narrative. At umiiyak siya. So, once a... Kaya yung namatay siya, ano siya? Nagdasal siya sa Sacred Heart. Oh, ayun, mabait yun yung lolo ko, mabait yun. Hindi nagagalit. Eh. Bakit ako magkasabi? Sakit ako sa puso eh. Panagalit ako, mamatay lang ako. Hindi nagagalit yun, mabait yun. No? Hindi nagagrabyado ng kapwa. Mabait lang, mabait. Oo. Pero hindi siya nagsisimba. Oh, graduate pa ng letran yun, ha? Hindi nagsisimba. Kasi sabi niya, hindi ko makailangan eh. Oh, hindi pupunta sa mga sakramento. Pero pag Good Friday, nagbasa siya ng Bible. Tsaka may devotion siya sa Sacred Heart. Ganon. Noong namatay siya, umingi siya ng tawad kay Lord. Oh, ay, nakapunta na sa langit yun. Ah, maraming ways si Lord eh. Ang ganda na kaya niya eh. Oo. Oh, oh. May isa akong kilala naman, yung father-in-law ng aking brother.
Ugly pa yun eh. Pero may devotion sa Jesus na Nazareth sa Quiapo. Ugly pa ya. Sabi niya sa brother ko, wala akong pinapaniwalaan kung hindi ang mahal na Nazareno. Kahit ako aglipay. Taon-taon yan, nasa ano siya? Nasa aglipay siya. Sabi niya, naniwala ako sa sinabi ng mahal na Nazareno na hindi ako mamatay, na walang pare na pupuntahan ako para patawarin ng lahat ng kasalanan ko. Nakatawa yung kapatid ko. Nag-hospital na yun itong ano, yung father-in-law niya. Walang pare, mahanap. Kasi PGH lang eh. Walang pare doon time na yun. Tawag yung brother ko. Kasi ex-seminarian brother ko. Ang dami niya kilala mga pare. Lahat busy. Alam niyo, Miracle? May isang pare, si Father Gianan. Devotee ng Nazareno yun eh, Father Gianan. May binisita siyang ano, pasyente. Nilapitan ng kapatid ko. Father, pwede mo bang basbasan, mag-umpisal yung aking father-in-law? Sabi niya, sige. Mag-umpisal, in-absolve niya. Tapos sabi nung kapatid ko, alam mo, Father, nakakatawa to eh. Yung aking father-in-law, ugly pa yan. Pero pinapaniwalaan niya yung mahal na Nazareno. Naniniwala daw siya na hindi siya mamatay hanggang di magpadala ang mahal na Nazareno siyang pare. Alam mo, sagot ni Father Gianan, ano nakakatawa doon? Ayan ang pangako ng mahal na Nazareno. Ako mismo ay deboto ng mahal na Nazareno. Kaya ngayon, ang kwento mo, isusulat ko sa libro ko. Kaya yung kwento ngayon sa libro niya, ni Father Gianan. Napatay na si Father Gianan, matanda na siya. Pero yung kwento ng kanyang father-in-law, nasama sa libro ni Father Gianan. Ganun kabait si Lord, gumagawa siya ng paraan kung ano lang kaya ng tao. Tayo, nabigyan tayo ng grasya. Grasya, magpagdasal tayo. Mga ibang tao, wala pa ganyang grasya. Tayo, may grasya tayo. Kaya let us be thankful to the Lord for this grace, nakapagdasal tayo. At ipagdasal natin yung mga tao, magkaroon din ng grasya. Na magkaroon siya ng panahon para sa Panginoon, sa simbahan, sa Bible, sa prayer group, sa mga Bible sharing. Grace po yan, ipagdasal po natin siya. Praise Jesus. Bishop, dagdagan ko lang po yung kay Sister Nene tungkol sa pagbabasa ng Bible. Naalala ko parang ang binigay kong sharing doon. Parang isa yun sa paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Parang kinumpara ko siya doon sa halimbawa meron kang crush. Diba, inaalam mo kung ano ang gusto niya, anong paborito niyang kulay, ano ang paborito niyang pagkain, ano sensitive ba siyang tao. Parang inihambing ko siya sa relasyon din sa Panginoon. Diba, pag mahal mo ang Diyos, parang gusto mo siyang kilalanin, ano ba ang makakapagpaligaya sa Panginoon, makakatuwa sa akin. Ay sa kanya, ano ba pwede kong gawin para matuwa ang Diyos sa akin. Siguro parang isa rin po yun sa parang sa pag-aaral natin ng Biblia na makilala yung Panginoon. Yun po. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige. Pwede pa po, last question. Wala mo po. Okay po. Sige pa. Sige pa. Dasal na po tayo. Closing prayer. We ask the Lord to bless everybody. No? Sige pa. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you again, Father, for your holy word. May you be glorified in everything we do tonight. We lift up to you all the members of Christ's family and our loved ones. Bless this group. May we increase in numbers. To help us spread your word. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. And amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, Lord. Sorry. Sige po, ah. Jesus, I lift up to you the members of the Christ Family Prayer Group. Yes, Lord. Lalo po yung mga nag-attend po ngayon, si Sister Jessica, Sister Renita,
Edita, si Sister Nympha, Sister Vicky, Sister Luz, Brother John. At kung sino po nandiyan nag-attend na hindi ko po nabanggit, eh, Panginoon, sinasama ko. You pour out your blessings sa pandem, especially during this Holy Week. And especially on Easter Sunday, together with you, we die and rose from the dead. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay po. God bless po, ha. Thank you po. And happy Easter po, ha. Happy Easter po. God bless. Bye. Bye, Bishop. Bye. Good night, everybody. Good night.